Thursday na, guys. And 3:33 na lang hapon. Nakabihis ako. And by the way, andito pala siya. Nag-work from home siya ngayon. So, meron tayong kasama. So, yun. Nagbihis ako kasi pupunta kami sa baba. Bibili lang kami ng bread. Wala na kaming bread. Tapos, I think kailangan ko din may gulay pala. Wala na ato tayong gulay. Meron tayong konting repolyo. Yeah. Sana may magandang sitaw na. Gusto ko ng sitaw. Tsaka okra. Meron pa tayong kangkong dyan. Ito lang yung suot ko. Naka-jogging pants ako. Tapos, sweater. Malamig kasi sa grocery, pero pag dyan sa baba, yung habang naglalakad ka lang sa may parking, sobrang init. Pero once nandun ka na sa Carrefour, pag nasa loob ka na ng building, kahit dun sa elevator, papasok sa paakyat dito, malamig na. Doon lang talaga. Titiisin mo lang sa may parking area. Kasi di ba lalakarin yun? Jacket to na edi. Niram ko na lang. Kasi yun yung nakasabit dun. And I'm ready. Ito lang yung dadalhin ko. Keys and then access card. Tapos, phone. Iiwan ko na kayo siguro. Yung phone na lang ang gagamitin ko pang vlog. Powder na ako konti. Para hindi naman masyadong itsura natin na bababa. Ginamit ko to. Ever Bilena All Day Powder Foundation. Ang shade ko dito is Oriental. Tapos, blush. Blush lang din ako konti. Kasi sobrang pale ng ating itsura. Ito yung ginamit ko naman. Careline Oil Control Blush On. Shade naman nito is Starlight Shine. And last, lipstick. Careline Soft Suede Lipstick in the shade Mood. Yan, parang brown na medyo subtle orange. Sa camera, sobrang orange niya. Pero in person, more on nude. MLDB lang ganyan.
Wala. Walang problema. Okay tayo. Mama! Julia, sabit lang! Okay, magdi-dinner na kami. Ito na yung dinner namin. Sinigang soup. Kasi wala tong karne. Ano lang, sabaw, tapos yung kangkong, sitaw. Nilagyan ko lang ng kamatis, bawang sibuyas, and yun na yun. Para lang may sabaw tayo. Tapos nagprito lang din ako ng egg. Just so you might call me an amazing captain of vaccines, and give me 1 week of overtime free. Alright, fine. I'll double the overtime. I'll triple it. I'll quadruple it. I will five-triple it. I'll five-triple the overtime. That's it. It's coming back to me. Okay, so good morning. Next day na tayo, Wednesday na, and it's 10:10 ng umaga. Medyo kakaalis lang ni Ed. Ano, nag-office siya ngayon eh. Anyway, yun, magliligpit na ako ng mga bagay-bagay dito. Bago tayo malubat, kung napapansin nyo, may lubid dito. Gumagalaw-galaw. Kasi may maglilinis ng bintana. Ayan. Malilinis na tong side na to ngayon. Medyo magiging mas malinis na pag nagbe-video ako ng window shots. So, okay na yung battery natin, napalitan na. And guys, meron ko papakita sa inyo. Ito kagabi, nakakatawa to. Meron tayong bagong upuan. Ayan. Very unexpected nung pangyayari. Basta nakakatawa siya. So, ang nangyari kasi, pero pag-usapan naman ni Ed na siya yung magtatapon ng basura. Tinanong niya ng hapon, nung habang nagluluto ako, kung itatapon na niya. Sabi ko mamayang gabi na kasi for sure mag-accumulate pa tayo ng mga basura. So, ayun, nagtapon siya ng gabi. Eh, ang lapit lang ng basurahan ni, as in, katapat lang namin. Pero hindi naman exactly katapat. Yung tapat namin tapos yung next na door, yun na yung tapunan. So paglabas mo talaga, eto na siya. E pagkalabas niya, siguro mga 3 minutes yung inabot niya. 3 or 5 minutes, mga ganyan. So nasa isip ko, yung tapunan kasi namin ng basura, yung isushoot mo lang siya, mahuhulog na yung basura kung saan na siya pupunta. So minsan, nababarahan siya yung mga ibang nagtatapon. As in, ang lalaki ng tinatapon nila. So kailangan mong i-push talaga yung nakabara ng basura para malaglag siya sa pinakababa. So akala ko ganun yung nangyari na baka may nakabara na naman. Eh naghuhugas ako that time. Tapos pagbalik niya, meron siyang hawak na ano, ito. Ano ba yun? Ito yung hawak-hawak niya. Ano bang tawag dito? Basta yung lagay ng laptop. So yan, ito yung hawak-hawak niya pagbalik. Tapos sabi niya, tuwa pa siya magkwento. May mga tinapon doon na magagandang bagay, sabi niya. Tapos ito, maganda talaga siya guys. As in, kahoy, walang sira. Medyo maalikabok lang. Sabi niya, boy, meron pong mga upuan doon. Sabi ko, ha? Paano nagkasya? Eh, kasi room lang yun. As in, maliit lang talaga na room. Mga ganyan lang sa closet. Pag open mo, ayun na, shoot po na talaga yung bagay. Sabi ko, paano nangyari na merong ano? May mga ganitong malalaki. Tapos yun nga, may upuan pa daw. Sabi niya, hindi yan dun sa labas ng pinto yung mga ano, mga upuan. Tapos sabi niya, maganda yung upuan. Eh, di na-curious ako. So, tinignan ko dun sa may pintuan. Di ba may butas yung pintuan namin? Sinilip ko siya. Tapos nakita ko nga na ganitong style ng pupuan. Tapos sabi ko, halang cute naman dun. Sabi ko, hindi ba yung sira? Kasi tinapon na. Tapos yun, medyo naguluhan din kami. Medyo nagdalawang isip din kami kung ano ba, tinapon ba yung mga bagay? Or iniwan lang siya dun? Babalikan? Hindi muna namin siya ginalaw. Pero ito kasi, nasa loob na talaga siya nung ano, room ng basurahan. So, tinapon talaga siya. Tapos nagantay kami ng mga ilang oras. Nasilip-silip namin.
Doon pa rin yung upuan. Sabi namin, baka talaga tinapon na siya. Tapos, pwedeng kunin ng kung sino mang may gusto. Mga, I think, 11 something na yun. Mag-aalas 12 na. Siguro, baka tulog na yung mga tao nun. Kasi, nahiya kami baka just in case pagkukunin namin to. May biglang lumabas. Ayun, makita na kinukuha yung basura. Anyway, to cut the story short, nakuha namin siya. Kinuha namin yung isa. Meron pang isang ano, upuan na ganito. Tapos, basta maglalagay ako ng picture. Parang ganyan yung style ng isa. Tapos, nakapatong yung isang chair na ganito. Parang medyo nahiya na kami na, ala, bubuhatin pa namin. Ito kasi walang nakapatong sa kanya, so madali lang siyang buhatin. May ano, signs of usage naman na. Pero overall, walang crack, walang ano, loose na paa. As in, okay na okay pa talaga siya. Ang cute, diba? Feeling namin, nag-move out na or mag-move out na kung sino man yung nag-iwan nito. Yun yung ganap kagabi. As in, tawang-tawa talaga kami nung i-attempt ni Ed na kunin to. Nahiya nga siya, baka just in case may lumabas na tao, tapos sabihin nila, kinukuha yung basura. Though, hindi naman siya sin basurang-basura kasi talaga. So, nag-jacket siya, tapos may hoodie, tapos naka-mask din siya. Anyway, yun. Yun yung nangyari kagabi. Mag-edit na ako, so kailangan ko nang maghugas. Napapag-start na. Alright, it's 3 o'clock guys. 3:02 to be exact. Katapos ko lang mag-prepare. Naligo ako. Pero nang buhok hindi. Kasi bukas pa yung schedule ko ng wash. By the way, pupunta ako dun kay Ed. Dun sa mall. Kasi yung office nila, kaduktong niya is mall. Which is yung galeria. Dun ako pupunta. Kasi gusto kong mag-visit sa Apple Store. Gusto kong ma-feel yung mahawakan siya physically. Ma-feel ko siya kung ano ba, okay ba, magaan ba. Kasi syempre, kahit na mag-search ka online, iba pa rin yung nahawakan mo mismo yung product. So ayun, since may Apple Store doon, gusto kong mag-check. Si Ed actually ang nagko-convince sa akin na mag-visit doon sa Apple Store para, alam mo yun, makita ko yung mga item para makapag-decide na raw ako kung anong kukunin ko. And then, nagsaing din ako ng rice kasi hindi ko sure kung anong oras ulit kami makaka-uwi. Para just in case lang dito kami mag-dinner, meron ng rice na naka-ready. Mag-lipstick lang ako guys and pwede na ako umalis. Sabi ni Ed mga 4 matatapos yung meeting niya eh. So sabi ko, labas na lang ako mas maaga para dun ko na siya hintayin sa mall. Maglilibot-libot na lang ako. Anyway, parang ito na lang ating lipstick ko today. Nagamit ko rin kahapon. Caroline Soft Suede Lipstick in the shade Boob. Ano lang siya, bullet lipstick. So, hindi siya long lasting. Pero gusto ko kasi yung shade nito. Sobrang soft niya i-glide sa lips. Last, pabango. Tagal ko na itong hindi nagagamit. 7 Cents Boutique. Nabili namin to sa May Hamdan, sa May Barcode. Ayan. So, ito, from Chanel yung ginagaya niya. Chanel Chance. Gusto ko to. Ang bango niya. Ayun lang. Tapos, nag-earrings lang din ako na hoops. Naisip ko kung magde-necklace ako o hindi kanina. Pero, yeah, nag-necklace na lang ako. Pero hindi siya masyadong halata, no? Very dainty. Yun. Yung parang ball lang. I think, pwede na ako umalis. Na-ready ko na rin yung bag ko eh. Nakapaglagay na ako ng mga tote bag. Para sa mga bibilihin. Dalawang tote bag and then isang plastic para dun sa mga karne. Ito yung bag na dadalhin ko guys. Yung sa Kosana. Pero, ang ginawa ko dito, tinanggal ko yung strap niya. Ito, yung kung naalala nyo nung kailan ba yun? Last week, nung nag-uwi si Ed ng laptop bag aling sa office nila. Yung mga freebies. So, ayan yung ginawa ko. Magkaiba siyang kulay pero hindi naman ganun ka pangit tignan. At least for me. Ayan. Crossbody ko siya. Medyo jolog sa atating nun. Pero hiyaan mo na. Mag-grocery kasi, eh gusto ko na ganyan lang. Alam mo yun, basta andyan lang siya, nakasabit lang siya sa katawan ko. Anyway, last outfit ko, yan lang. Brown pants, ito blouse na, ano ba to? Gray? Hindi, black. Black and white, tapos sneakers. And yun lang.
yun yung ating outfit today. Bye, see you later. Mag-iiba na naman siya sa isang araw. Hindi naman siya binibiyay kita. Pero maganda yung ano. Sinasabi ko lang naman sa'yo yung mga specs sa mga advantage kung mag-MacBook. Maganda naman sila both, pero mas lamang kasi si ano, MacBook. Sabi niya kanina, ano, bilhin na natin. Wait lang naman. Oo, oh, pwede na natin bilhin kung gusto mo. Ino-opera na nga tayo natin ng discount eh. Wait lang, hindi pa ako ready. Anyway, yun, pahamdan na kami. Pero first up muna namin, ano, barcode. Kasi, ano, minsan lang naman kami pumuntang Hamdan. Kailan ba yung last natin? Last month ulit, no? Parang once a month lang kasi kami pumupunta doon. Maganda lang kasi talaga, ano, weekdays